Well, isa na namang hindi natin inaasahang balita ang lumabas. Nireport nga neto ni Shams Aranya at pati na rin ni Woj na ito daw Houston Rockets ay titrade si Russell Westbrook kay John Wall at kasama na first round pick na magagaling sa Wizards. So naging rumor na rin naman ito kung natatandaan nyo na ititrade nga daw itong si Russell Westbrook para kay John Wall. Kung natatandaan nyo ay nag-request ng trade itong si Russell Westbrook. Tapos ngayon nga lang siya na-trade. Tapos ito din nung nabalitaan ni John Wall na siya rin ay ititrade at binabalak itrade ng Washington Wizards ay sinabi niya gusto niya daw matrade. Pero sabi ng Wizards ay hindi daw nila ititrade si John Wall. Tapos ito na nga, na-trade nga si John Wall. Pinagpalit ang dalawang point guard. So kung napapanood nyo si John Wall nung bago pa siya ma-injury at si Russell Westbrook ay halos parehas lang naman sila ng laruan. Explosiveness ng kanilang weapon pagdating sa opensa at pati na rin sa depensa. Napaka-energetic na guys, napaka-athletic, mabibilis. So parang swap nga lang talaga. Pero meron din naman sila talagang mga pagkakaiba. Kaso nga lang etong si John Wall ay 2 taon nang hindi nakapaglaro sa NBA. Kung natatandaan nyo nga ay na-injury siya sa NBA tapos na-injury siya nung siya ay nagre-recover pa lamang. Kaya nga't hanggang ngayon wala pa rin siyang playing time sa NBA tapos ngayon lang siya ulit makakabalik. So hindi alam ng Houston Rockets kung anong makukuha nila dito kay John Wall. Kung si John Wall ba ay ganun pa din katulad nung mga laruan niya nung sa Wizards days niya nung pumapasok pa sila sa playoffs. Kasi nung napanood natin yun, di ba, malakas si John Wall nun. Tapos si Bradley Beal nga lang ang parang second star ni John Wall. So dati nga lang yon before injuries ni John Wall. Tapos ngayon, sa Houston Rockets naman, hindi nila alam kung ganun pa rin ba o baka mamaya ay regress John Wall na o yung mahinang John Wall na dahil sa injuries. Kaya nga't parang gamble ito sa Houston Rockets. Pero nakakuha nga sila ng first round pick so hindi na rin masama. Dahil wala nang first round pick itong Houston Rockets dahil sa mga trades na ginawa nila ng makanakaraan. So magandang balik din yan para kay Russell Westbrook, John Wall at saka first round pick. Now, para naman sa Washington Wizards, ano bang makukuha nila sa isang player na katulad ni Russell Westbrook? Playoff experience. Alam naman natin na si Westbrook ay pumapasok sa playoffs at alam niya na rin ang playoffs. Kaso nga lang, hindi ganun kagandahan ang mga performance ni Westbrook pagdating sa playoffs. Alam kong maraming NBA fan ang hate si Russell Westbrook. Pero at the end of the day, alam natin na all-star caliber player pa rin to. Magaling na player, natatandaan nyo nag-average siya ng triple-double nung nasa Oklahoma City Thunder pa siya at nakakuha nga rin to ng MVP. Kaso nga lang itong si Westbrook ay parang nasa end na ng prime niya. Itong ang si Russell Westbrook ay 32 years old na. Medyo mas matanda kumpara mo si John Wall na 30 years old pa nga lang. At ang iba pang makukuha ng Washington Wizards dito kay Russell Westbrook ay yung kanyang scoring. Hindi man nakatulad si Russell Westbrook ng dati na umi-score ng 40-50 points sa efficient night. Pero makukuha pa rin nila yon. Kaso nga lang, hindi na ganun ka-consistent itong si Russell Westbrook. Lalong-lalo na nung naglaro siya last year para sa Houston Rockets at saka nung playoff performance niya. Pero, kaya ni Russell Westbrook na magdala ng team sa playoffs. Napatunayan niya na yan nung nasa Thunder pa siya. So pag pumunta siya dito sa Washington Wizards, manas pa rin siyang kapartner, si Bradley Beal. Kung pagkukumparain natin yung dalawang player na yon, para sa akin ay si Bradley Beal ang mas better player ngayon. Dahil nung nakita natin yung performance ni Westbrook last year ay hindi nga ganun kaganda. Pero ito si Bradley Beal halos nag-average ng 30 points. So hindi kinakailangan ni Russell Westbrook na pumunta sa Washington Wizards at mag-take over. Para bang tulungan niya lang si Bradley Beal para makapasok ulit sila sa NBA playoffs at mag-compete. Dahil ayun nga ang goal ng Washington Wizards pagdating sa next season. Dahil nga last season ay hindi sila nakapasok dahil si Bradley Beal lang mag-isa. Parang binubuhat niya yung team. So ngayon may tulong na siya si Russell Westbrook. Tingnan natin kung anong magagawa ni Bradley Beal ng Washington Wizards na kasama na ngayon nila si Russell Westbrook. Meron na silang dalawang all-star player. So ano sa tingin nyo guys? Sino bang nanalo sa trade na to? Ang Houston Rockets ba na nakuha si John Wall at ng isang first round pick? O ang Washington Wizards na nakuha si Russell Westbrook na matutulungan si Bradley Beal? Comment down below kung Houston Rockets or Washington Wizards. So yun lamang, if you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!